mga celebrity couple na nagsagawa ng celibacy hanggang sa kasal. Tingnan ang iba pang mga celebrity couple na pinining umiwas sa premarital sex sa video na ito. Pero bago ang lahat, if you like this video, please don't forget to hit the subscribe button and give me a thumbs up. Thank you. Iya Villania at Drew Arellano. Nanatiling birhen si Iya Villania hanggang sa kasal nila ni Drew Arellano, na isang dekada niyang karelasyon. They tied the knot in January 2014. It doesn't make you less of a person. Kanya-kanya namang values yan eh. May apat na anak sina Iya Villania at Drew Arellano, sina Antonio Primo, Alonzo Leon, Alana Lauren, at Astro Phoenix. Sara Geronimo at Mateo Guidicelli. Naintriga si Sara Geronimo sa mga alingaungaw ng pagbubuntis noong 2016 ng magdalawang buwang bakasyon ng pop star Roy Olti dahil sa kondisyong pangkalusugan. Sa isang press conference, ipinagtanggol ng kanyang manager na si Vic Del Rosario ang singer, actress, hindi raw siya maaaring buntis dahil virgin pa siya. Nanatiling celibate si Sara hanggang sa ikasal sila ni Mateo Guidicelli noong 2020. Ngayong kasal na sa loob ng 4 na taon, sina Sara Geronimo at Mateo Guidicelli ay nananabik na magkapamilya. Maris Umali at Rafi Tiima. Isang debotong katoliko, ang senior correspondent ng GMA Integrated News na si Maris Umali ay naniniwala sa kabanalan ng kasal, kaya't iniligtas ang pakikipagtalik hanggang sa magpalitan sila ng kanyang kapwa news reporter na si Rafi Taime ng IDOS, noong 2012. Mag-asawa sa loob ng 12 taon, nananatiling walang anak sina Maris Umali at Rafi Taime, ngunit uuling silang nagtitiwala sa God's Perfect Time. Nikki Hill at BJ Albert. After her controversial breakup with Billy Crawford, Nikki Hill stand by her decision to stay a virgin until after she got married. Idineklara niya sa isang panayam na pinili niyang maghintay na makipagtalik bago magpakasal. Ikinasal si Nikki Hill sa kanyang non-showbiz boyfriend na si BJ Albert noong 2015. Mayroon silang 2 anak, sina Finn at Maddie. Tony Gonzaga at Paul Soriano. Lumaki sa isang Christ-centered home, ibinunyag ni Tony Gonzaga na iniiwasan nila ng kanyang asawa na ngayon na si Direk Paul Soriano ang physical intimacy sa pamamagitan ng hindi pagsama-sama sa isang kwarto sa kanilang mga biyahe noong sila ay nagde-date pa. Hindi mo inilalagay ang iyong sarili sa ganoong uri ng sitwasyon at tukso, sabi niya sa nakaraang panayam. Ikinasal si Tony Gonzaga kay Paul Soriano noong Hunyo taong 2012 matapos ang 8 taong relasyon. Sila ay biniyayaan ng 2 anak na sina Seve at Polly. Alex Gonzaga at Mikey Morada. Ang nakapabatang kapatid ni Tony Gonzaga na si Alex Gonzaga, ay nakatoon din sa isang no-sex policy before marriage upang igalang ang mga pagpapahalagang itinanim ng kanilang mga magulang, na kilala bilang mga konserbatibong Kristiyano. Ikinasal si Alex Gonzaga kay Lipa City Councilor Mikey Morada noong Nobyembre taong 2020. Sa isang episode ng YouTube talk show ng kanyang kapatid na Tony Talks, ibinunyag ng TV host, vlogger na dumanas siya ng 2 pagkalaglag noong Oktubre taong 2023 matapos subukang magbuntis sa pamamagitan ng in vitro fertilization, IVF. Yeng Constantino at Yan Asuncion. Ipinunto ni Yeng Constantino na bagamat mahirap umiwas sa premarital sex, sulit naman ang paghihintay sa pag-ibig hanggang kasal, ikinasal si Yeng Constantino kay Yan Asuncion noong Valentine's Day ng 2015. Nagpakasal sila pagkatapos ng 8 buwang pagsasama. Ano ang masasabi ninyo sa video na ito? Comments down below. Hanggang sa muli!